Good morning. So, dumating na yung ating power handle ng Kuma. Ito ay pwede sa lahat ng series ng Kabala o Kuma Kabala. So, meron tayong 5-2 at meron tayong 12-2. So, dapat ay dito ko siya ilalagay sa ating 12-2. Kaso ay hindi ko muna siya ginagamit. Kaya dito muna natin siya ilalagay sa ating 5-2. Yan. Para ipakita na pwede siya sa 12-2 at pwede siya sa 5-2. So karamihan naman kasi ang maraming gumagamit ay karamihan ginagamit ay itong Kabala 5-2. Kaya papakita natin na pwede siya sa Kabala 5-2. Okay, let's get ready. So, yun. Tayo ay magbabaklas na ang ating Kabala 5-2. So, una, gagawin natin para mabaklas natin itong ating handle. Push lang natin ito. Ayan. Tapos tanggalin natin yung kanyang clip. Ayan o, yung clip. So, gamit lang tayo ng ito. Tanggalin natin yung clip. Tapos so sundutin na kung natanggal na natin yung clip, balik natin ito. Ayan, kung natanggal na, so click na natin yan para tumaas. Then hanap lang kayo ng pangsundot dito sa gilid para masundot sa pataas kasi medyo matigas, may lock pa kasi yan. Ayan. Pag nahulog na siya, then meron niyang dalawang tornilyo sa loob. So, tanggalin lang natin 'yon. Dapat 'yung gamit natin na mga bits ay sakto para hindi magbilog 'yung ating tornilyo. Lang itong palitan ng ating handle. Tanggal na. Ito yung kanyang lock. Then, meron ulit siyang lock. So, tanggalin ulit natin yan. Then, gamitan natin siya ng dito. Basta yan. Yan ay number 12. Number 12 na socket. Yun lang. Ito lang ang last na nalak. Then, tanggal. Mat lang natin. Yan na siya. Yan. Inisid lang natin. Para siya. Pwede natin siyang ipilis sa karton. So, tissue lang guys. Para mabilis. Yan.
linisin na ulit natin. Tapos lagyan lang natin ng grasa. All purpose grease lang yung ginagamit ko. Okay naman. Tingnan natin kaunti. Then, yun na. Salpak na natin itong ating power handle. Ganda, saktong sakto. Ganda sa kamay, oh. Yan siya, oh. Yan. Bilis lang, madali lang siyang i-sit up. Yun, swap. Then, balik natin yung ating nut. Ganun natin ang grasa. Balik natin ito. Dapat yung ginagamit natin na mga screw at socket ay sakto para hindi masira yung ating mga tornilyo at yung nut. Tapos, huwag masyadong higpitan. Huwag masyadong yung tama-tama lang. Kasi hindi man yan mahulog. May mga lock pa naman yan siya. Yun. Ibalik na natin yun. Balik na natin yung isang pin. Alak. Lagyan lang natin ng grasa. Saktong higpit lang para pag backlash niyo sa susunod hindi na kayo mahirapan. Then next natin ito dapat, so yan dito muna, balik muna natin ito dito. Ganyan yan ha. Dapat muna nakabalik dyan. Tapos, pag ganyan niya, ako natin ibalik doon. Balik natin yung tornilyo. Balik natin ang bis. Huwag nyo masyadong higpitan yung pandang kasi may maglalak naman yan siya eh.
sakto sakto lang. Nagkukontrahan kasi naman itong dalawang tornilyo. Kaya sa pag hinigpitan mo ito ng todo, hirap na siyang baklasin lalo pag may asin. Sakto lang. Alam mo, medyo mahigpit na siya. Kung gumana, balik natin ito. Check nyo muna bago ibalik yung pin, yung spring pin. Kung bumabalik, gumagana yung ating low up. Okay, okay na. Tapos muna, balik na natin ito. Push lang natin paloob. Yan. Tapos ibalik natin na maayos. Dito, guys, medyo mag-ingat tayo. Kasi napakanipis ng nilalagyan niya. Sakto lang. Balik na natin. Meron na tayong power. Power handle na yung ating Okuma Kabala 5-2. Okay, so malabo. Okuma Kabala 5-2 power handle. Smooth. Ano? Sarap na nito mamaya. Sabak na to mamaya. Ito yung ating 12-2. Ito yung ating 5-2. So, next time, pag may budget ulit, bibilan natin itong ating. So, nakalagay dito ay PE6. Yung line natin PE6, 500 meters ang nakasalpak. Dito ay PE3 ng dating 500 meters ito, pero ngayon nasa 450 na lang siguro kasi ay naputulan na tayo. So dito na lang muna. Kabala user, thanks for watching.